Hello! Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, Mama Ella Buholani Vlog. Hindi ako nakapag-vlog ng ilang araw, pero mayroon akong naipon na tatlo pang vlog na pwede ko nga i-post at hindi pa nire-ready ng aking editor at hindi pa na i-upload. Pero ngayong ito, mapagbablog ko today is what day is today is 27 of the month of July at malapit nang matatapos, my friends and friendship, ang month ng June at papasok na si July. So, ang bilis ng buwan, di ba, my friends and friendship? So, kahapon, I'm very busy. I left the house early in the morning at nag-babysit ako kay Baby Cash. At kailangan dahil papasok ang nanay at walang kasama ang bata doon sa bahay. Napasok ang mother at ang daddy. Kaya doon na ako doon pumunta sa bagong house na ni Shen. Nandun, wala pa kang mga ayus-ayusan at inuunti-unti kong aayusin. Yun ang bunso kong anak. Pero paunti-unti lang dahil kung minsan gising si Cash, ay hindi rin ako makapagligpit. Kaya hindi ko pa na i-vlog. Wala pang mga kaayus-ayusan maayos. Sinundo naman ako ni Papa Dudes kahapon, pero nung magpunta ako doon, walang magda-drive sa akin at wala ang mga anak ko, kaya nag-Uber na lang ako. And you know, my friends and friendship, from Baypoint going to Vallejo, ay $40 ang binayaran ko sa Uber. Pero hindi naman ako nagsisignal sa anak ko. Kung meron lang silang pera na available, saka na nila ako bayaran. Basta binayaran ko muna, basta makapagbantay lang doon kay Apo. At pagbalik ko na ng mga 5 o'clock, it's Papa Dudes ang sumundo sa akin at saka si JR. Pabalik na dito. Dumaan muna kami kahapon. Happy birthday pala sa anak ko kahapon na si Bam Junel Buholano. Bam, happy happy birthday. More birthdays to come. I would like to greet you the happy birthday and I wish you the best of everything. Happy birthday. Live what you want and want what you live. Thank you. I love you, brother. I love you. And I know you love me. Peace out, Meme. Always take care of your health and take care of all your family, your 2 kids, Beatrice and Lorenzo. At they're getting older now. Beatrice is already 14 years old and Lorenzo is 11 or 12? 11. And also to Bessie. And ingatan lang ninyo ang inyong mga sarili dahil kawawa ang mga anak niyo pag kayo nagkakasakit. Yun lang ang masasabi ko. Yan lang ang kayamanan kong ipag-i-share sa inyo, ang always remember what mama told you. Okay. Yun ang kaya kahapon, duman ako doon ako nag-dinner na at nandoon din si Chanel at umuwi na kami pagkatapos dito sa Baypoint. Nauna lang umuwi si Chanel at sumunod na kami. Nag-drive naman kaming tatlo. Ngayon ay kasi pag ganito kasi, na weekdays, wala kami masasakyan. Hold on, my friends and friendship, may tumatawag. And then, kahapon, ito ngayon, eh kami na naman, wala kami masasakyan ngayon dahil ginamit din ni Apo na ang kanyang yung car at hindi kami makapagbili ng kung ano. Eh, nagluto ako ng almusal, ikukunti na lang ang egg namin, my friends and friendship. At ito lang, eggs is life sa amin dito. Ayan na lang natitira at ayan na lang natitira ng aming banana at kailangan ay complete kami talaga dito sa bahay at hindi pa ako nga nakapagbligpit. Kaya ang ginawa ko na lang is nag-order online ako sa Costco, sa Instacart ng tlog at yung mga fruits. Kaya titingnan ko kung nandyan, my friends and friendship, ng aking order. Halika, samahan niyo ako dito, my friends and friendship, kung dumating na siya. Oh, nandito na siya. Papa, can you help me please? So wait, come here, help me. Oh, nandito na pala ang order ko, my friends and friendship. Sa Costco ko ito in order. Bring this, my love. Yeah. And here itong in order ko, ang pineapple. Here, Papa Cole. At tapos, ito ang in order ko pang itlog. Ayan. Ayan, in order ko pa itong itlog. Dahil naubusan na kami. Ayan. Ayan na. At may tip yun, pag nag-order ka kasi, my friends and friendship, dala na kaagad ang $2 na tip. Medyo mahal-mahal lang ng konti, my friends and friendship, ang mag-order kay Stackart ng $1. Pero okay na lang kaysa pumunta ka pa doon sa Costco at hindi lang 24. Ito lahat, my friends and friendship, is $24. Ang banana at ang itlog at saka kailangan 3 items. Kailangan, my friends and friendship, ang i-order mo is 3 items. Kaya ito ang in-order ko at ito, banana at saka itong pineapple. Balatan mo ha, ang papadula. At tapos itong itlog.
At itong 3 items is $24. Pag binili mo itong itlog na doon sa store, magdadrive ka papunta doon, is $9.99. Pag sa Instacart ka, bumili, Costco rin eh. Costco ang store na binilihan ko, pipili lang doon. May Safeway, Costco, kung ano-ano pa. Kaya, pag Instacart, 10 something, ito $10.99. Kaya medyo mahal ng $1. Pero okay lang. Okay lang siya dahil dito ka lang naman sa bahay, nag-o-order ka. At pag nandun ka sa Costco, pumunta ka, isip mo, yun lang ang bibilihin mo. But, pagdating doon, kung ano-ano na ang binibili mo at hindi na aabot lang ng $100 dahil maramihan kung ano ang nakikita mo. Yun, my friends and friendship. Kaya mas mabuti ako nag-Instacart na lang ako. Kaya sabi ko, this is the first time na nag-Instacart ako kasi inano ako ng anak ko, Shen. Sabi niya, mama, mag-Instacart ka na lang kung wala kang rides na pumunta sa store. Ang hindi lang ako makapag-Instacart, ang hindi ko alam na kung meron ang mga Oriental store dahil gusto ko sanang umorder ng hipon na by pound lang ay kasi pag sa Costco, malakihan. At ang mga presyo is like $32. Ayun, pero hindi nila ako ng order kasi gugulay kami ng upo ni Papa. Sabi ko na lang, giniling na lang ang ating ihahalo dyan, sabi ko sa kanya. Kaya yun, nakabili na kami ng itlog at I'm so happy dahil accomplished naman ang aking pag-order sa Instacart. Yun. Kaya pag dito, mga lola, mga lolo, mga mom, mga seniors na nandito sa Amerika na mayroon kayong gustong bilhin, ay mag-Instacart na lang kayo. I-ano na lang ninyo, mag-download na lang kayo sa mga anak ninyo at mag-order na lang kayo. Kaya buti yung sa akin, nandoon na kagad ang card ko din, inano ko, may mga membership naman ako nandoon, pero naging okay naman. So my friends and friendship, yun lang naman ang aking maibabalita sa inyo ngayong araw na ito. Update lang naman ang buhay ko. Galit ka po na hindi ako nakapag-update sa inyo ng aking activities yesterday. It's only, nag-birthday lang si Bob. It's a very simple lang ang namin nagpansit at saka kumain lang kami ng garlic bread doon, may rice at saka may shrimps. Yun lang naman ang aming nag-ganoon lang kasi kami lang naman na pamilya. Yun lang. Tapos umuwi naman kami dito after all. Kaya ang gagawin ko ngayong araw na to mga friends and friendship, ako ay magluluto ng aming gulay. Pasunod-sunod akong nagluluto ng gulay, sinasamantala ko na may mga gulay akong mga tanim. Pero ito, nabili ko ito, no? Yung upo. Pero ako pa na mga ilang araw na to, kaya minamadali ko ng lutuin at baka masisira na itong upo. At sayang, ang mahal pa naman ng gulay. Kaya mabuti na lang at may mga gulay akong mga dahon-dahon, my friends and friendship, like pizza sa labas. Halika, mamaya tingnan natin, parati ko lang si ipinapakita, pero kailangan ko naman i-update, of course, naman sa inyo kung ano na ang itsura ng aking mga gulay. At shoutout pala sa mga kaibigan ko dyan sa Philippines at dito sa Amerika. At maraming salamat sa mga bago kong subscriber na nag-subscribe, sa mga followers ko, yung mga nag-follow sa akin, sa aking Facebook page. Thank you so much. Hindi ko lang kayo maisa-isa kung ang inyong mga pangalan. Pero if you want na magpa-shoutout kayo, ay just you can message me. Yan lang naman my friends and friendship. Kaya, thank you pala sa malapit akong mag 400 na subscriber. Kaya, natutuwa naman ako. At shoutout pala dyan sa pinsan kong si Beng Minjola, Pearly. Shoutout sa'yo. At shoutout pala sa si Ting Tin, si Maria Cristina de la Rosa, yung dati kong estudyante. Shoutout din pala kay Billy at saka kay Lourdes dyan sa Arizona. At shoutout din pala kay Matet de la Bigayara at kay Johnny. Hello, amigo Johnny. At saka shoutout din pala kay shoutout pala sa isa ko rin na mga sa iba kong mga followers at subscriber. At shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa kay Andrea Mariboho at sa pamilya niya. Kay Manang Sonia de la Cruz. At shoutout sa inyong lahat dyan. Yun. Kaya mamaya ay pupuntahan ko din itong aking backyard. Titingnan ko dahil dalawang araw na hindi ako nakalabas. Pinadiligan ko lang siya kay JR. Nandito ako sa aming backyard. Tingnan mo sa sobrang lakas ang hangin, my friends and friendship. Ang mga upuan namin ay nag-gagalawan. Sobrang lakas talaga. Sobra. Tingnan mo ito, my friends and friendship. Nagkakadahulog na. Oh my God. Ano kayang nangyari dito? O, tingnan mo, Ito, nagkakandalaglag na sila. Ewan ko kung bakit nagkaganit ito dito. Hindi ko alam. Ito siguro...
sobrang ano ng hangin siguro, my friends and friendship. Nagkakandalaglag ito na dito. Ito yung mga laruan ni Zoe. Hindi ito, ilalagay ko lang dyan. Sobrang kasing lakas ang hangin, ilang araw na akala mo sumisipol. Tumutunog talaga yung parang nag-roll pa nga. Talagang sobra talaga ang lakas ng hangin namin dito. Ewan ko pa kung bakit ito nagkasipagkalatan. Kaya ito, tinitingnan ito. Isuwi naman siguro ito. Pero tingnan niyo, my friends and friendship, oh, namamatay na yung kamatis ko. May bulaklak pa naman. Nabamatay siya sa hangin. Tingnan niyo, sobra talaga ang lakas ng hangin. At meron ako rito, my friends and friendship, na isang pakita ko sa inyo. Kaysa. Ayan oh, maraming bunga siya. Kumpul-kumpul. Yung kamatis. At ayan o, dami ng hinog. Oh, di ba? Ayan o, do. Ayan. Kaya yan ang... At itong ko, nagsisikap talagang lumaki. Eh, meron na siya. Oh, my friends and friendship. Sana ma... Oh, kasi kung tingnan mo naman ba naman ang hangin, sobrang pero ang daming bunga niya. Ay, ayan, baka mamumungan. Matutuloy na ang mga bunga niya. At yun ang elaantay kong... Sili, yung siling haba na pang sinigang, may mga bulaklak na pero nung alam mo na bubugbog siya sa hangin. At ito, my friends and friendship, ang aking cucumber, nakakuha na ako ng dalawa dito pero hindi siya masyadong namumulaklak, na ano pala nabubunga, hindi nabubunga ang kanyang bunga. At tinan niya itong pisay o laman, ang tinira sa anayin na kinakain, may kumakain, pero hindi pa naman. Ayan, nagsisimula siguro pag tumatanda kaya. Kailangan ikukunin ko na siya at ilalagay ko na siya doon sa hugasan at ilagay ko na siya doon. Kasi kinakain nila pag tumatagal eh, mayroong something na may kumakain. Kailangan alisin ko ng dahon ito mamaya, my friends and friendship. At ayun, may mga talbos ako ng kamote. Eh. Oh, ayun, kailangan ko ng i-harvest ko na din. At ang dami kong kamatis. Pero siya, my friends and friendship to. Oh. Kasi pag namumunga itong kamatis na to, ay yung bandol-bandol siya. Ang daming bunga niya. Nakakatuwa naman. Yun lang naman ang happiness ko, my friends and friendship. Tingnan niyo, oh, halika. Ayan, pag namumunga yan sila. Parang ganyan. Oh, ayan. May tingnan mo, namamati sila sa hangin. Tingnan mo, oh. Kawawa naman itong mga tanim ko. Ito naman. Ito yung mga kamote ko. Pwede na akong makapagulay na dyan. Pero pipikatin ko maya itong may bunga kaysa kainin na naman ng mga ano ang kumakain dito. Hindi ko alam. Okay. Welcome back to my vlog. Galing ako sa labas. Nadilig ako ng aking mga plantitos, yung mga veggies ko. At nakuha din ako ng kanyang mga dahon. Ang dami-daming dahon. At may kumakain na parang gupo yata dyan. Kumakain nun. Kasi kinakain niya yung sa gitang-gitang. Parang baboy. Parang baboy ang pagkain niya. At gina-okib. Gibala? Gina-okib? Amugids na? Amugid na? Na gina-okib. Gitay. Ay, aywan ko anong sa okib sa Tagalog. Hindi ko alam. Ito nakuha ko na. But before, ako, inugasan ko muna, binabad ko muna siya sa baking soda at saka sa suka. At gasang maigi dahil baka mamaya eh, mayroong mga maililiit. Baka mamaya mayroong mga maintok na mga bagay eh. Mga maliliit. Ayan ang kainin ko. That's beef. Ito yung baon ni Jarrell na eggs. At ito, igigisa ko na my friends and friendship. Itong aking paglalaga. Cooking time with Mama Ella. Kailangan maglaga, may sabaw, at ito ay haluan ko ng upo. Kasi may mga upo ako dito, my friends and friendship, at ayaw ko namang masira. Isa ko muna. Pero ayaw kong haluan ng kamatis ang aking nilaga, my friends and friendship. Dahil madali siyang masisira, hindi maabutan ng 24 hours pag may kamatis. No? Isa-isa muna ko na. Ginigisa ko lang yung sa atin, my friends and friendship. Hindi na ako nagigisa ng pag naglaga, diretsuhan na ipapano ang fresh na fresh ang karni doon at hindi nakadaan ng yellow. Kaya teka, halika muna, kakain tayo ng pineapple na in-order ko sa Instacart. Uy, magbaon ka dito dyan, oh. Hingnan natin kung matamis. Ito siya. Ano?
Tama. Pinaka-open ko yung tukang. Dahil pag nagigisa, pati buhok mo baho. Naligo pa naman ako kaninang umaga, maaga. Ngayon mamaya, baho na ito lang. Ay, mabaho man. Mamaya ito lang gigisa. Then, price ito yung kwarni ko at igigisa ko dito. At siyempre, pag naglaga, igigisa mo yan para mas lasa. At siyempre, lalagyan natin ng pepper. Para mabango. At, meron ako dito, dami kong stock na mga dito. Marami ako dito tanim, my friends and friendship. Nung nandun pa kami sa kabilang bahay, pero nasa katanim sa paso, pero doon din nalang ko kila Bam. Pero malaki din siya doon, hindi ako nakapanguha. Iala ko dito. Ito may bago na ngayong Magic Sarap. Walang Magic Sarap sila, my friends and friendship, doon sa Island Pacific o sa Seapod. Wow, sarap na siya. Wala nang Magic Sarap. Ano pa? Silver Swan pala to. Ang wow sarap. Tikman natin. Ito na siya. Ito lang muna hanggang sa mag-absorb. Lagyan natin. Lagyan ko ng sea salt. At kunting-kunti lang na suka para hindi madaling masisira. Yun lang. Tulok-tulok lang ba? Tapos, maglalagay ako ng sabaw nito. At nilagyan ko lang siya ng tubig. Kaya papalambutin ko ng malambot na malambot bago ko lalo ang mga gulay. Kaya dyan lang siya. Papakuloyin ko siya muna, my friends and friendship. At habang napapakulo ako niyan, ako ay magliligid ng aking mga kalat. Ito ang gulay. Galing from my garden. Napakinabagan talaga siya, my friends and friendship. Yung gulay ko sa garden. Tiriwain mo ba naman ang mahal nito pang isang bundle pag bumili ka nito is $3.99. Mga ilang piraso lang. Sabang tayo, ayan, madali lang tumubo palang pichay. Kay my friends and friendship, kung gusto niyo yung wag na kayong bumili, magtanim kayo sa paso. Sa paso lang ito nakatanim. Yung pichay, madali lang tumubo at madali mong mapakinabangan. Ito ang maigi dito sa pichay. Kaya ito lang naman kasi, yung iba naman na hindi nabubuhay kasi dito yung iba kong mga tanim. Kasi may mga duration din naman. At itong opo, nabili ko lang ito sa Oriental Store. Kaya, wala naman, gusto ko sanang igisa sa hipon dahil ayaw naman ng asawa ko na igigisa siya sa baboy, nasasawa na yata. Kaya, nilalagay ko lang sa nilaga. Masarap ito, manamis na miss pag nilagay sa ala, sa nilaga. Kaya, pag hipon, masarap ito pag igigisa, pero wala kaming hipon. Kaya yun, kaya igisa ko na lang. Kaya nakapagsaing na din ako ng aming lunch for today. At kailangan alisin ko na dito dahil pag hindi mo inaalis dito, ay ayaw ko yung parang lugaw na ang labas ng iyon. At ugali ko kasi my friends and friendship, pag ako nagkakain ng kanin na bagong luto, ayaw ko yung kinakain na buong buo. Gusto ko yung ano, yung durog, yung dinodurog siya na huwag yung dikit-dikit na buo kung ano ang korte ng kaldero ay ganun din ang korte ng paglabas at doon ako. Yung mga bilog-bilog yung sabi eh. Di ano ang tawag din sa Tagalog? Sa Bisaya yung pag yung hindi mo kinakadkad yung kanin pag kumakain ka yung buo, hinalukay. Eh pag hindi mo hinalukay, ano tawag doon yung buong buo? Sa Bisaya. Yung bail-bail. Isang pigol, sabi. Bahaw, yung ganun. Pigol, ewan. Pigol. Kaya yun. Kaya abangan na lang yung my friends and friendship ni Mama Ella. Ang Mama Ella na niluluto ngayon. It's only very simple lang naman. Ang pagluluto lang naman ng nilaga. Ibang-ibang discarte. Kung may mga saging lang siguro akong hinog dito o naubos na kasi kahapon, ay haluan ko pa yun. At saka kung may kamote, haluan ko yun para dagdag yung manapis-napis ang lasa ng niluluto mo. Ang sarap ng sabaw. At kung may papaya, hinog ang pinipili ko. Kaso wala, yun lang. Ito na lang. Simple lang na nilaga. Ano lang, my friends and friendship, wala namang kailangan kung ano ba sa importante ang sabaw at may gulay sa
sa bauna, sa gulay, sa tinola, sa nilaga ang hinahalo mo. Importante talaga ang gulay. Okay? 5 minutes later. Update ko lang kayo. Alam niyo kasi medyo matagal-tagal dahil nilaga ako ng maigi. Mas masarap kasi may friends and friendship. Ang nilaga pag malambot na malambot ang karne ng baka. Kasi pag malambot na malambot siya, yung lahat ang lasa ng karne ay napupunta sa sabaw. Kaya itatry ko kung medyo okay na siya. Yung gusto namin inin na malambot-malambot. Kaya try ko lang. Malambot na pero mas okay yung malambot na malambot. Mamaya ko lang dadagdagan ito ng sabaw. Pero pwede ko lang dagdagan, right? Oo. Yeah. Yeah. 15 minutes later. My friends and friendship, ito na yung aking nilaga na may kasamang upo at itong gulay ko. At sobra sarap, my friends and friendship. Ang sarap pala pag fresh ang gulay. Okay, tara my friends and friendship, kain na tayo. At magre-ready na ako. Ito na po my friends and friendship, yung niloto kong nilaga. Sobra sarap pala. Pag inaluan mo ng upo, ang nilaga at pizza, talaga ang sarap ng lasa at karni ng beef ang ilalaga mo. Mas lalo siguro kung medyo yung may laman siya, yung parang may, ang buto na may laman, yung may bone marrow, siguro ang sarap-sarap niya talaga. Kaya ito na siya at papakainin ko na ang aking asawa at ang mga anak. Sarap na sarap talaga sila sa nilagang ito. Dahil ito ang favorite nila, ang nilaga. Okay, so that's it for today, my friends and friendship. Nakapagluto na si Mama Ella. And don't forget to subscribe, like, and share you and comment down below the box. Oh, what are you doing? I made a s'mores. Oh, alright. So, bye and say subscribe. Bye and subscribe and like, share, and comment down below that box. Okay, so thank you. Thank you for watching. Bye. Okay, shout out sa inyong lahat. Mag-ingat lang kayo parati dyan. At sana lahat tayo ay mairaos natin lahat ang mga problema, lahat ang ating mga pang-araw-araw na pangailangan. But always trust to God and always be happy, my friends and friendship. Huwag kayong nakasimangot, bawal yan, at tumatanda na tayo, we need happiness. At kahit anong problema ay may solution, kaya hayaan na lang ninyo, just enjoy life. Okay, bye-bye!